Magandang umaga mga kalamon! Ngayong araw, magluluto tayo ng gisadong repolyo. Tara, samahan niyo ako. Okay, start na tayo mga kalamon ha. Nag-preheat na tayo ng ating galan. Maglalagay na lang tayo mantika. Siyempre, mga dalawang kutsara lang. Unahin uli natin ating bawang. Bango. Sibuyas. At yung ating kamatis, tatlong piraso. Yung ating pork na panahog, pinakuluan na natin ng 15 minutes. Tapos meron din tayong hipon. Yung kanyang ulo ay dinikdik natin para maging broth. In-extract natin siya. Tapos yung ating pagpakulay, anato seed. Okay, lagyan na natin ating pork. At saka yung ating hipon. Papupulahin na lang natin hipon. Saka natin ilalagay yung ating broth. Kasi luto naman na yung ating pork. Bango. Okay, pula na yung ating hipon. Lalagyan na natin ang broth. Pasisip-sip lang natin to sa kanyang mga panahog, yung broth na yan. At the same time, palalambutin pa natin ang gusto yung ating karne. Lagyan na rin natin ang ating asin. Siyempre. Konti-konti lang para makakapag-adjust tayo. Mahirap pagka maalat, hindi mo na maia-adjust. At paminta. Natural lang palagi yan magkasama, yung asin at paminta. Ayan na, paubos na yung kanyang liquid. Lagay na natin ating cabbage o repolyo. Half kilo lang siya mga kalamon ha. Muna natin sandali. Tapos halo-halo. Lagyan na natin ang ating pampakulay, aswete. Lakas na natin ating apoy para mahalo natin siya. Mga 5 minutes lang natin itong halo-haluin. Luto na to kasi malambot na yung karne niyan. Ito na mga repolyo, sandali lang to.
Tikman na natin yung lasa ng ating repolyo kung mag-a-adjust pa tayo o hindi. Ang dinamnam. Well blended yung ating umami na sibuyas, kamatis, bawang, tsaka yung kanyang broth ng hipon. Malinamnam. At tsaka okay na tong ating gisadong repolyo. I-off na natin ating kalan. At ito na ang ating gisadong repolyo. Bye bye mga kalamon!